Si Enrile ngayon mga sangkay ay may malaking pasabog patungkol po sa tunay na kasaysayan ng Pilipinas. Patungkol po kay Ninoy Aquino. Nagmulang tapo ito sa social media. Napakalaking impormasyon ang kanyang isiniwala na sana po maraming mga kabataan ang makakuha ng mga information na inilabas ni former Senator Enrile. Ngunit mga sangkay, may nakakatawang nangyari dahil ang source ng history na si Enrile na nabuhay po sa iba't ibang mga panahon o henerasyon ay tinawag pong fake news ng Verifiles. Hello, what is up mga sangkay? Ako muli ito, nagbabalik para sa panibagong aking pag-uusapan na kapupulutan po ito ng kaalaman at aral. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Kamusta po lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na palagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-like and follow din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat po ay grupo ng mga kabataan na solidong sumusuporta sa ating pamahalaan. At eto na nga mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! Ang ating lolo na si Juan Ponce Enrile ay na-fact-check po nitong Verifiles na kumukontrol po sa Facebook. Ang Verifiles lang naman mga sangkay at Rappler ang humahadlang sa mga impormasyong totoo na dapat pong malaman ng mga Pilipino. Kagaya na lamang po ng mga impormasyon tungkol po sa kasaysayan ng Pilipinas sa panunungkulan po ni Pangulong Marcos. Si Enrile po ay naglabas ng isang napakalaking impormasyon patungkol po kay Ninoy Aquino, na itong si Ninoy Aquino ay nagbuo nang, ayan, nakikita nyo naman siguro mga sangkay. Mahirap kasi dito sa YouTube magbanggit ng salitang yon, dahil kahit hindi po sakot ng mga dilawan itong YouTube, nagiging sensitive po kapag pinag-uusapan yon. Kaya naman may mga salita po tayong hindi babanggitin na siguro naman gets nyo na yon. Ang katotohanan sa buhay ni Ninoy Aquino ay siya po ang nagbuo ng grupong na naituro na nga natin ito mga sangkay dito sa ating channel. Subalit, neto lang mga sangkay ay naglabas ang pinakamatandang politiko na si Lolo Enrile ng mga mabibigat na impormasyon na kahit kailan ay hindi po natin nalaman yan sa libro ng kasaysayan patungkol po kay Ninoy Aquino na nagbuo nga po ng... Napakalawak po mga sangkay ng isiniwalat dito ni Juan Ponce Enrile na sana po malaman ng maraming mga kabataan ang napakahalagang impormasyon na inilalabas ni former Senator Enrile. Ano nga ba itong malupit na impormasyon patungkol sa kasaysayan ng ating bansa sa pangalan ni Ninoy Aquino ang isiniwalat ni Enrile? Eto po yan mga sangkay. Subalit mga sangkay, matapos po ang ilang araw, promise back po itong Verifiles at na-fact check itong ating lolo na siyang source ng history, ang source ng katotohanan sa kasaysayan ng Pilipinas na dumaan po sa iba't ibang panahon o iba't ibang henerasyon na nakaupo sa opisina ng ating gobyerno ay pinaratangan ng Verifiles na naglalabas daw po ng maling impormasyon. Aba, 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 malupit din itong Verifiles, no? Ang taong matagal nang nag-exist na dapat sana nilalapitan nitong Rappler at Verifiles pagdating po sa katotohanan sa usapang kasaysayan ng Pilipinas ay pinaratangang naglalabas ng fake news. Maling-mali ang binangga nyo, Verifiles. Ang pag-organisa umano ni Ninoy Aquino sa grupo ng... So hindi daw po ito totoo ayon po sa Verifile na si Ninoy Aquino ang nagbuo o nag-organisa. Agad naman dito rumesbak ang ating lolo ng isa pong naglalagablab pa na impormasyon banat po sa Verifiles na ayon po sa kanya, "All I can say is that I have been Secretary of National Defense of the Philippines
for 16 years from 1970 to 1986. I had access to classified sensitive secret documents. Lalong-lalo na daw po pagdating sa mga sekretong dokumento na nasa AFP. Na ang banat pa nga po niya dito, ang Vera Files daw po ba ay mayroong access sa mga sinasabi niyang sekretong mga dokumento na siya lang ang mayroon, mga sangkay? Para mas maliwanagan tayo sa lahat ng kanyang sinabi, rest back sa Vera Files. Ito po ang kanyang isiniwala. Isa po sa mahalagang impormasyon na isinuwalat ng ating lolo na si Enrile ay eto po, isang mabigat na impormasyon na hindi kailanman natin mababasa sa libro ng kasaysayan. Ilang mga netizens at may mga pangalang personalidad ang nagkomento tungkol po sa ginawa ng Vera Files. Sabi ni Darrell, mga sangkay, I guess Manong Johnny had files written already, but now he just allow us to view a glimpse. Nation still needs JPE. Our history has been so yellow and red, washed with the blessings of the oligarchs. Tumpak na tumpak ang sinabi ni Sir Ronald. Talagang kailangan po natin dito si Juan Ponce Enrile, dahil siya lang naman po talaga ang nag-exist sa mga panahon na wala pa ang mga politiko ngayon. Kaya alam niya po ang katotohanan kung ano nga ba talaga ang totoong kasaysayan. Shoutout sa mga professor dyan na palaging pinagtatanggol si Ninoy Aquino. Tapos kayo ngayon kay Manong Johnny. How can Vera Files can do fact check when they do not have access to all facts, especially with the confidential informations? Correct na correct, mga sangkay. Paano sila nagkaroon ng fact check kung wala naman po silang nakukuha ang mga impormasyon galing po sa AFP, na masyado po itong malalim na mga impormasyon? Bonak na action ng Vera Files. Juan Ponce Enrile published a book about martial law. Bibilhin ko po talaga yan, sir, para mamulat na mga tao. So sana no, maglabas si JPE ng book patungkol po sa panunungkulan ni Pangulong Marcos at marami pa pong kasaysayan sa Pilipinas na tinatakpan po at ayaw ilabas sa libro ng kasaysayan. Personal first-hand knowledge versus Vera Files alleged facts. I will side with first-hand knowledge. At hindi rin po napigil ang mapapost ni Sir Austin Ong. At ayon po sa kanya, how can the FB fact check flag the primary source who was actually present in history? Tumpak, mga sangkay, papaano nila na fact check ang primary source ng history ng ating bansa? Nag-exist po si Enrile sa maraming henerasyon, iba't ibang sistema ng politika sa Pilipinas, at mahabang panahon na po siya nanunungkulan sa ating gobyerno. So papaano po na pagsisinungalingan ng Vera Files ang mga malalalim na impormasyon na isiniwalat ni JPE? So I hope na maraming mga kabataan ang makakuha ng mga impormasyon ng mga isinisiwalat ni Juan Ponce Enrile. At para lagi po kayong ma-update sa mga isinisiwalat ng primary source ng history natin na si Enrile, i-like po at i-follow nyo ang kanyang Facebook page, dahil talagang marami po kayong matututunan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, sana po marami kayong natutunan sa ating vlog ngayon. This is me once again, Sangkay Jenjen. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless!